Annyeonghaseyo, welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. Good evening, I'm Myla Torres, editor of HallyuDrama.com. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. I'm Hannah Petrache from HallyuDrama.com, your K-drama guide in the Philippines. Hello mga ka-Hallyu, kumusta kayo? Very maulan and grabe yun. Hindi lang ulan, may lindol pa ngayong araw. Ano ba yan? Kaya nga, nakakagulat yung lindol kanina na, eto nga, ang sabi sa akin, kung naramdaman ko daw ba. Oo, di ba? Hindi ko naramdaman kasi hindi talaga ako ganyan. Kasi madaling tulog araw na siya tulog nangyari. Ba? Oo, tulog na tulog ako, so hindi ko siya naramdaman. Tsaka, minsan may ganun ako yung parang kahit gising ka, tapos ang iisipin ko na lang, nahilo ba ako? Unless meron akong confirmation from friends, tsaka chinek ko yung, yung feebooks, tsaka yung mga Twitter, alam mo yon, tsaka ko lang, ay, lumindol nga, yun yung naramdaman ko. Nakakaloka talaga. Oo. Pero yun. So, I hope you're dry and safe. Kung nasan man kayo, mga kahalyo. Hello muna tayo sa mga friends natin, nagjo-join sa ating live. Ayan, shout out muna tayo sa kanila. Hello, Dina. Good evening. Good evening. Ayan, si Kim Lambert. Siya yung nag... Siya Shopee Live, di ba? Oo. Hi, Kim. Kumusta? Oo, thank you for watching, Kim. Hindi kayo binagyo. Ay, hindi kayo binaha pala, no? Sana. And medyo matagal na yung maulan. Dati inaano ko sana umulan, pero parang ngayon sana naman medyo may break sa ulan para makapagpatuyo tayo ng mga labada. Oo nga, kasi ang ilang hirap. Araw na to, pang-apat na siya, tapos basang-basa na yung lupa, so talagang may baha na, tsaka yung nag-overflow yung mga ilog, kaya may mga kahaliyo tayo sa may area ng mga Kainta, Marikina, ganyan na binaha, so yun, I hope that you're all safe and dry ngayon. Huwag nang lumabas, kasi grabe, talaga, delikado. Delikado, bukod sa may Delta variant. Ay, nako. Isa pa yan. Huwag na talaga tayong lumabas, guys. Manood na lang tayo ng K-dramas. Ako, dami na naman bago. Uh-huh. Actually, may sinimulan ako na bago na nag-enjoy rin ako ngayong panoorin. Pero bago yan, pag-usapan na natin. O, diba, Kim, malamig. Oo, pero oo, nakakaba yung baka biglang bahain ka, ganyan. Yun, pag-usapan na lang natin habang tayo nasa bahay lang naman, chill. Pag-usapan natin yung mga pinapanood natin ngayon. Pero bago yan, eto na nga, mainit na pinag-uusapan sa Twitter. Nung isang araw, ito pa rin, Crash Landing on You, Hollywood remake daw. Ano masasabi mo dyan, Hannah? Nako, ang unang thought ko dyan, ano ang magiging kapartner ng, parang katumbas ng North Korea pag gagawin siyang Hollywood remake? Mexico ba? Canada ba? Kaya nga ano yung board? Saan yung border? But anyway, kaya... Sa mga hindi pa nakakabalita kung saan ba nanggaling yan, yung chismis na magkakaroon daw ng Chloe Hollywood remake. Kasi ganito yan, guys. Yung producers ng Crash Landing on You na Studio Dragon ay nakipag-partner sa isang US-based company to create content for the US market. So, ang confirmed talaga na magkakaroon ng Hollywood remake ay ang alam ko, yung Hotel de Luna. Pero dahil same producers tong Hotel de Luna and Crash Landing on You. So, pinag-usapan nila na ko mukhang gagawin din ng remake itong Chloe. Kasi alam naman natin ang Chloe kasi hindi lang yan syempre sa Asia sumikat. So nakakagulat nga dahil talagang parang Korean invasion na rin sa Hollywood, no? Pati sa Amerika, sa Europe, sikat yung Crash Landing on You. And minsan nga nakakapanood pa ako ng mga reaction videos ng mga Caucasians na naaliw ako na kilig na kilig din sila dyan sa binging, syempre.
Pero yun nga, paano ba naman nila gagawa ng ano yan, ng iisip ko kung totoo or kung magkakaroon man. Parang ang hirap, mm-hmm. no? Kasi yung North and South Korea, paano mo gagawa ng ng US version? Oo, yun yung parang unique kasi dun sa crash landing on UA, meron siyang parang country-specific situation. Yeah. Na, ano, diba, yung alam mo yung conflict between North and South, yung border nila, ganun. So, iniisip ko kanina, parang kung gagawan siya ng Hollywood remake, meron bang mag-a-attempt na mag-cross ng border Mexico? yung border or yung border between America and Canada. Pero baka feeling ko wala namang conflict nga, yun. Mm-mm. Baka nga gawa ng ano Mexico and ano US border ang pagitan. Pero pero interesting yan, and ang maganda lang kasi nakikita natin no kung gaano ka-universal yung mga themes ng mga K-dramas. Mm-mm. Kaya naiisipan nilang gawa ng version sa ibang bansa. Hindi lang naman sa US or ano, 'di ba sa Pilipinas ang daming remakes, tapos minsan nakakakita din ako sa Thailand, sa even Indonesia, na gumagawa din sila ng mga kanya-kanyang remake ng mga K-dramas. Totoo. Ito nga, nagre-research ako kung ano pa ba yung nagbalak na mag-remake ng Chloe. Mukhang yung Bollywood. Parang yes. last year, may in-talks about ano remake ng Chloe sa Bollywood. So, yun yung hindi ko pa nakikita if natuloy siya ba siya or what, di ba? Pero yun, interesting nga. Kasi sa India, alam natin, meron ding more or less mga border, ano eh, yung sa mga countries sa paligid nila, di ba? So, pwede rin naman. Sa tingin ko, kung gagawin nilang parang fictional country. Hindi naman pwede. Din, di ba? Pwedeng ganun yung gawin nila. Pwede, so, pwede. Oo. And, ayan. Hello sa mga kaka-join lang. Sa Pilipinas ba na remake, ano yung conflict na mangyayari? Ano kaya? Parang pwedeng Mindanao, no? kung Pilipinas i-remake, pwede rin fictional country ang gagawin nila. Pero ang hirap nga kasi, at saka parang ang hirap din, bukod sa mahirap ng i-remake yung story, mahirap ding tumbasan ang chemistry, syempre, ng Hyun Bin at Son Ye Jin. Parang, yan na ba ang hindi natin, parang hindi natin mariremake yung chemistry ng dalawa dahil talaga namang nahook tayo sa kanila. Nila. Yes, so, sobrang perfect nila sa isa't isa, naging real-life couple sila, di ba? Ganun. Of course, oo. At fan na fan tayo niyan. Hello sa mga nanonood. Kayo ba, guys? Anong tingin nyo? Pero anong tingin nyo, guys, dun sa mga ano, dun sa mga remake ng mga K-drama sa Pilipinas? Kasi alam mo, recently, hindi lang tong Chloe, no? Nakita ko na meron palang remake ng Encounter na Pilipino. Tama. Merong plano, yung isang channel na i-remake meron na. Isang Encounter. Oo, diba? Meron na. Yung anak ni Cesar Montano bang? 2 episodes na siya. Nakita ko sa Viva Max. Ongoing si na pala, Diego, kalam. Si Diego Loizaga, tsaka si Christine Reyes, yung gumaganap. So, si Diego, si yung role ni Park Bogum, tapos si Christine Reyes, si Song Hye Kyo. Pero hindi ko pa siya nisilip. Kasi, ano kaya yung, sa kaya siya nagpunta? Kasi Cuba yung first episodes ng, napanood ko kasi yung Encounter. So, first few episodes nun, shinoot sa Cuba. Hindi ko lang alam kung anong ginawa nila dito sa Filipino version. So, very interesting din yung dumaraming mga remakes, no? Dahil sa sobrang kasikatan ng mga K-dramas. Pero, minsan kasi, ewan ko, for me, parang hindi rin natutumbasan yung production quality, I guess. Story-wise, minsan. Of course, minsan madali lang yon dahil may istorya ka na maganda, di ba? Pero, tsaka script na lang na maganda ang kailangan mo. In terms of acting naman, marami tayong mga artistang magagaling din naman. Pero, yung production quality ng Korean dramas, medyo kailangan pa nating
pantayan yon kung sa Pilipinas gagawin. Kailangan maglabas ng pera talaga. Kasi million naman talaga yung budget nila doon. True. Kaya, oo. So, it cannot really be helped. Pero I think Mm-mm. naman yung mga local channels natin, they're trying their best. Even yung sa Descendants of the Sun, di ba, nanalo siya. It was parang commended in Korea dahil maganda yung pagkakagawa ng Descendants of the Sun dito. Tsaka nag-training din yung mga artista natin sa military, di ba, nag-immersion sila, ganyan. So, yun nga, tama, agree ako dun sa, in terms of acting, hindi naman tayo papatalo. Production value. Mm-hmm. Yung sa production lang. Oo. True, yun lang, diba? Naman. And siguro, yun lang ang, ano sa, siguro ang maganda rin sa US kung gagawa ng mga remake yung mga K-dramas. Syempre, dahil may pera sila, kayang-kaya nilang pantayan yung, ano, yung budget. Kung budget lang naman na pag-uusapan. Ayan. So, abangan natin kung anong mangyayari. Kung talaga bang magkakaroon ng Chloe Hollywood remake. Pero abangan din natin yung Hotel del Luna na ano na remake sa Hollywood. Interested ako dyan if ever ipalabas siya somewhere kasi sining gaganap na artista kay Ayo. Kasi general naman yung team ng Hotel del Luna. So, hindi siya parang sabi mo na unique sa Korea. Ganyan. So, cute siya eh. Oo. Ayan. Agree ako kay Kim. Halangkol nun pag Hotel del Luna ang ginawa ng remake. Yes. Mm-mm. Ayun. So, ayan, pag-usapan naman natin. Ito, confirmed na, Hana, ang next project ni Song Joong Ki. Yay. After Vincenzo. Ang title niyan, ako, napakahaba. Pero very interesting yung plot ng title din. Ay, nung drama niya eh. Dahil ang magiging role niya doon is isa siyang secretary ng isang conglomerate. Tapos mamamatay siya at marireincarnate siya as the youngest son of the yung may-ari ng conglomerate. So parang parang magre-revenge siya eh dahil mamamatay yata siya dahil din dun sa conglomerate na pinagtatrabahuhan niya and then magre-revenge siya. So he will take over the conglomerate. Parang iniisip ko diyan parang may pagka-revenge na naman, may pagka-Itaewon class ba ito? No, yung parang magre-revenge siya sa isang conglomerate. At ang makakasama niya diyan ay pinapanood ko sa Miseng na hindi ko pa rin natatapos, no? Yung Miseng na 'yan. Ay, ang title pala ng fantasy drama niya ay Chaebol Family's Youngest Son. Ayan. At ang makakasama niya ang veteran actor na si Lee Sung Min. Si Lee Sung Min ay napanood ng siguro ng marami sa Miseng. And recently, napanood ko yung movie niya, yung latest movie niya sa Netflix, yung The Eighth Night. Kasama niya doon si Kim Yoo Jung at saka si Nam Darum. Kung naalala niya, siya yung batang Han Ji Pyeong sa Startup. May movie sila na ano, horror. Actually, hindi naman siya masyadong horror. Hindi naman siya masyadong nakakatakot. Yan, The Eighth Night. If you guys want to check that out. Okay, di naman. Yan si Lee Sung Min. Ako, maraming sigurong nakapanood sa kanya kung avid viewer kayo ng mga K-dramas at mga K-movies. Siya ang gaganap na ano, chairman ng conglomerate. So evil ba siya? Evil character. Evil character siya. Dito sa Chaebol Family's Youngest Son. Haba ng title. Pero ang saya, no? Kasi hindi na natin masyadong kailangan maghintay ng matagal. Dati kasi ang tagal-tagal ng pagitan bago yung mga K-drama ng mga favorite stars natin. Eh. Pero parang ngayon, parang sunod-sunod, no? Remember, di ba, si ano, Ji Chang-wook, parang hindi pa nga pinapalabas yung isa, meron na namang naka-line up. Parang ngayon, dahil sa sobrang in-demand nila, ang dami nilang natatanggap na ano, projects.
Yeah, oo, totoo. Agree ako dyan. Actually, excited ako dito sa project na to kasi I was thinking, di ba, bilib na bilib tayo dun sa acting niya sa Vincenzo. Ang ganda nung parang yung kung paano siya mag-akas mafia, yung parang astig-astig siya. So, parang interesting kung paano niya iibahin yung pagkaka-deliver ng acting niya dito. Although, I would, ano din naman, na parang kung magre-reflect din siya ng pagka-Vincenzo acting niya, okay lang din kasi mahal ko naman talaga siya doon. Pero yun nga, nakita natin yung versatility niya, 'di ba? Yung do sa isang episode na sinasabi natin favorite episode 16, 17 ba 'yon? Basta yung galit na galit siya, 'di ba? So nakaka-curious 'yon kung paano niya i-deliver yung pag-revenge niya ganyan na parang ang nakakaano lang, 'di ba? Maaalala ba niya yung past life niya? Kasi 'di ba para ma-reborn siya, para mag-revenge. 'Yun yung medyo nakaka-curious about it, 'yon. At saka maganda rin dahil kakaiba, no? Fantasy but at the same time parang parang mukhang heavy drama din, eh, revenge. So, abangan natin 'yan, yung bagong K-drama. Magiging project ni Song Joong Ki. At ayun na nga, eto, sa mga fans naman ng Kingdom, napanood nyo na ba ang ano, Asian of the North? Kasi oo, kami napanood na namin kagabi. I think, sinimulan ko na. Oo. Kumusta naman? Natakot ka ba? Hindi siya nakakatakot actually. Ako ang inexpect ko, hindi kasi ako masyadong nagbasa ng mga spoilers or ano. Mm-hmm. So ang expectation ko, ang timeline nito, akala ko between season 2 and season 3 kung ano 'yung nangyari. Pero apparently prequel siya. Prequel ng season 1, prequel ng first season ng Kingdom. So, bali ine-explain dito sa Asian of the North kung paano napunta yung resurrection plant dun sa doktor nung king. Yung king na naging zombie, 'di ba? Yung na-infect siya. So, yun pala 'yon. Yun pala yung timeline niya. And ang masasabi ko lang, no, ang tipid sa dialogue. ang tipid sa dialogue ni Jun Ji-yun kasi parang sobrang konti lang talaga ng dialogue. Talaga? Feeling ko ngayon batang Asian, mas marami pang lines sa kanya. Ang galing umarte ng bata. Special movie. Nakakabitin. Dina. Oo, kasi parang bago pala, oo nga pala, meron nga palang lumabas na balibalita na magkakaroon daw ng isa pang special spin-off na tukol naman sa story ni Crown Prince. Because if you remember, sa end of season 2, so sorry Hannah, alam ko hindi mo pa natapos, but spoiler na lang. Bali, umalis na siya dun sa palasyo at kumbaga binigay niya na yung pagiging crown prince dun sa kapatid. Actually, hindi niya kapatid yon pero ini-spoil talaga kita. Dun sa batang prince. So, yung batang prince yung naging crown prince at siya ngayon ay outside of the palace na at ang hinahunt nila yung mga resurrection plant para totally mawala na. So yun yung nangyari sa kanya. So anyway, may chismis na magkakaroon daw ng spin-off ng tukol naman sa storya niya. Pero I think dininay na yan na Netflix so far parang wala pa raw clear na ganyang project, no. Pero let's see, ako ang inaabangan ko talaga yung season 3 eh. Kasi iniisip ko naman kung magkakaroon ng special about the prince, 'di ba? Parang ang weird kasi kailangan itatahipan nila 'yon sa ano, sa season 3 na. Parang ibigay na lang nila kagad yung season 3. Sa season 3, diba? Exactly. So anyway, kinlarify nga ng Netflix na nothing has been decided. Nothing has yet been decided. So, but we'll see. Sana nga malapit-lapit na yung season 3, no? Kasi alam ko maraming fans yung Kingdom eh. Yung iba nga yan, yung mga bagong K-drama fans,
feeling ko yan yung parang gateway nila sa K-dramas eh. Kasi marami mahilig sa mga zombie, zombie films, no? Oo. Ako lang yata hindi. Promise, sorry. Pero itong Asian of the North, nung pinapanood ko naman siya, so far medyo nandidiri ako. Pero mas naku-curious ako. Nakat lang ako sa panonood kasi inaabangan ko yung Olympics. So sorry guys, meron lang tayong pambato kaya hindi ko siya natapos. Pero yon, tatapusin ko yung Asian of the North. Sabi nga ng friend ko, sasamahan daw niya akong manood ng Kingdom. Para daw hindi ako matakot kasi nga. Sabi ko. Yung Asian of the North, hindi siya nakakatakot. Pero mas more like yung... ano kasi yung tension between yung Joseon at saka yung Jerkens, Jerkens or Jerchens, sila yung sila yung mga nasa north. Yun yung ano, yun yung more yung away nung dalawang ano panig na yon. Yun yung kwento eh. Saka yung kwento ni Aishin kung bakit siya nagrevenge dun sa kung bakit siya nag-revenge sa Joseon, ba't galit siya sa Joseon. So nakakaawa yung story niya actually. At ang galing-galing ng artistang batang yan. Yan, yung batang Aishin. Oo. First si, project ba niya to or napapanood mo? Parang ngayon ko lang siya nakita eh. Ngayon ko lang siya nakita sa mga ano eh. Pero feeling ko ano na yan eh. Parang veteranang bata. Kasi magaling, ang galing niya eh. Ang galing niya. Oh. Anyway, si John Gion dito, eh, natuwa rin naman ako. Kasi ang tagal natin siya hindi nakita, di ba? Sobrang dalang na lang kasi niyang gumawa ng project talaga. Dahil Last Legend of the Blue Sea. Last K-drama niya talaga. Yung full K-drama is Legend, Legend of the Blue Sea, which is, ano pa? 2016? 2017 ba yun? Anyway, medyo matagal-tagal na rin. Pero ayan, si ang original sassy girl. Oo. Si ang original sassy girl. At ginamit niya dito sa ano ay ang kanyang Hollywood name na Gianna June. Oo. Si Jun Ji-yun. Ayun, at yes. Ayun, actually Hana, nag-start ako ng bagong K-drama at medyo medyo nakaka-addict siya ha? Kasi ano, ang hirapan ako ngayong magtapos ng K-drama lalo na kapag medyo heavy yung ano, yung mga themes ganyan. Parang feeling ko kasi ang bigat-bigat na ng mga nangyayari sa mundo. So naghahanap ako ng mga medyo nakakatawa lang ganyan, 'di ba? Alam mo na, hospital playlist. Pero bilang ang hospital playlist ay magbe-break ng isang linggo. Wala tayong hospital playlist next week. Eh, nag-start ako ng bago. Ito yung monthly magazine Home. Ang bida dyan, si Kim Ji-suk, tsaka si Chung So-min. Kung naaalala, alam mo, yung babae dyan, naaalala ko siya sa ano pa, Playful Kiss pa. Yung first ko siyang napanood. Talaga? Oo. Anyway, ang story niyan, para sa mga hindi pa nakakapanood. Nasa Aichi nga pala. I think 10 episodes na, pero ongoing pa 'yan. Si yung babae, yung lalaki, yung bida, si Kim Ji-suk. Ano siya, may-ari ng isang real estate company. Tapos ang tingin lang niya sa mga bahay ay pagkakitaan lang, something na pinagkakakitaan lang niya. Well, etong si Jung So-min naman, yung character niya, parang ang nangyari, tinake over or binili nung real estate company ng lalaki yung nirerentahan niyang bahay. So, naging ano siya ngayon, naging homeless siya. Pero, tapos wala pa siyang trabaho. Pero, as luck would have it, ang nangyari, nauwi siya dun sa magazine na pag-aari din ng lalaki. So yung magazine niya nila ay gumagawa ng mga articles about real estate, mga bahay ganyan. Syempre andun yung parang cat versus dog na lagi silang nag-aaway ganyan ganyan. Pero nakakatuwa din kasi yung mga side characters, yung mga minor characters, yung editors dun sa magazine ano.
Ayan, inaabangan daw ni Dina tuwing Wednesday at Thursday. Oo, actually, hindi siya masyadong nagre-rate yata sa Korea or medyo mababa rating siya. Kasi naman, ang katapat niya po ay hospital playlist. Na parang buong Korea na yata ang nanonood ng hospital playlist. At bakit nga ba hindi? Diyos ko naman. Mm-hmm. Diba, sobrang ang hospital playlist ay... Ewan ko, every episode, paganda ng paganda at good vibes lang talaga. Gayang hanang, parang every Thursday, diba, nag-chat tayo. Parang, ang ganda ng kanta, ang ganda ng mga, basta, good vibes lang talaga. Totoo, oo. Hindi siya mabigat kasi yung hospital playlist eh. Ayan, si Song Wan na naman na bidang-bidang sa pagkanta. Naaliw ako din sa episode this week ng hospital playlist kasi bumalik na yung, ay, pero pinakita naman si An Jong Won as a doctor kung paano siya. Diba? Tsaka ang ganda ng theme nila this week kasi tungkol sa, ano yun, making mistakes while while you're young. That it's okay to make mistakes, ganyan. Mm-mm. Ang galing, the doctors are human too. Pwede silang, at parang may emosyon din sila, nalulungkot din sila pag namamatayan sila ng pasyente, ganyan, na nagkakamali din sila. So, ang ganda lang, pati yung kanta, di ba? Kanta. Yeah, oo. Nakaka-good vibes yung kanta. Actually, kanina nga, di ba, nung nakita ko yung, ano, in-upload siya sa The Swoon, tama ba? Sinend ko kagad kasi ano eh, nakaka-good vibes. Salo na kaninang maulan, ganyan. Parang kailangan mo lang ng upper, na, ng mood, ganyan. Tapos may kwento rin yung kanta. So parang yon nakaka-good vibes. So, tapos it reminds you na nung bata kaya, you commit a lot of mistakes. Hanggang ngayon din naman, ganyan, you commit a lot of mistakes. But it's okay. Na parang kahit na, na parang kahit graduate ka na, di ba, pagbago ka sa trabaho mo, talagang magkakamali ka. Pero along the way, natututunan mo na yung kung anong ang dapat mong gawin, ganyan. So, nakakaaliw kasi yung focus nila dun sa mga interns, sa mga bagong residents sa Yulje Hospital. At yung naalala ko na naman, yung yung pinakita yung mga intern na si Ikjun at si Jongwon bilang interns na si Ikjun ay mukhang F4. Naka-F4 na hair. Talagang tamang-tama dun sa ano naman, kasi 99, di ba, mga time ng mga F4 yan, mga, yun mga usong hairstyle nun. Nakakanta na rin si Songwa, oo. At di ba nakakatuwa guys, yung lahat sila, kumanta sila lahat. Ayan, ang, lahat sila kumakanta dyan sa ano na yan, sa kantang yan. Mm-mm. And, sadly, wala tayong hospital playlist next week. Pero meron tayong ano, meron silang special daw. Special. So sana naman sana ipakita rin, ipaano rin 'yan, i-upload din sa Netflix, no? I-stream din sa Netflix. Kasi usually yung mga special episodes hindi nila inaano eh. Hindi nila ini-stream, pero abangan natin. Kasi baka sa demand ng mga tao. Oo. Pwede i-upload ang maganda lang kasi kung sa Netflix, agad may, ano na, may subtitle na. Yung kasing ina-upload nila sa YouTube, a few days after, usually, yung mga BTS, yung mga behind the scenes nila, nagkakaroon din naman ng, ano, subtitles, but a few days after few days pa. So, sana naman, baka naman, Netflix. Okay. Para naman hindi namin mamiss masyado. Ang ganda ng boss ni Ikjun. Yes! Totoo. Oo. Nagpo-contest na daw sila. Ay, naku talaga si Jo Jong Suk. Multi-talented talaga yan si Jo Jong Suk, no? Kasi may napanood akong, ano, sa Knowing Brothers yata yun eh. Yung isang variety sa, ano, yung nagsayaw siya, tapos, ano talaga? Oo, ang galing niya rin sumayaw. Hindi ko pa napapanood yun. Yung kanta, oo. Naniniwala na ako doon. Nagko-contest nga daw sila ni, ano eh, nung asawa niya, si Gami, sa pagkanta daw ng OST. Ng mga OST. Oo. Ayan, hello lang tayo sa ating mga friends na nag-join. Hello sa Junior Geyser Philippines. At hello. Syempre, sa Binjin Nation. Hello! Binjin! Hi, Katrina. Katrina from Binjin Nation. Ano Katrina, tingin mo sa ano, Chloe Hollywood remake, no? Parang hirap, sabi ko nga, hirap
pwedeng i-remake tumbasan yung story, pero mahirap na tumbasan yung chemistry ng Din Jin. So, so medyo, ano ako dyan, di ako, parang feeling ko, papanoorin ko yung see first episode. Let's see. Ayan. Hana, meron kang, bago tayo magtapos, meron kang, ano, meron K-drama. Kang K-drama recommendation, throwback K-drama recommendation. Every week, meron tayong throwback K-drama recommendation from Hana. From Hana talaga. Kasi so, late na nanonood, kaya ang daming recommendation. Okay lang yun, kasi actually, kahit naman ako, ang dami ko napanood ng K-dramas. Pero hindi lahat napapanood natin kasi, di ba? May, meron din naman tayong life outside K-dramas. Oo, but, so, ano ang K-drama recommendation of the week mo? K-drama throwback recommendation of the week ay Chicago Typewriter. Yay! Chicago Typewriter. Typewriter, yes. Ayan. Starring Yu Ah-in, Go Kyung-pyo, at si Im So-jung. So, mm-hmm, ngayon, bakit ko siya nagustuhan? Actually, nagulat ako na nagustuhan ko siya ng sobra. Kasi hindi ako talaga mahilig sa mga related sa war na mga series. Kasi parang sobrang nalulungkot ako kapag nanonood ako ng toko sa Korean War, sa Japanese War, ganyan. So, kaya yung Mr. Sunshine, alam ko maganda siya, pero medyo hindi ko, wala pa akong lakas ng loob na panoorin siya. Because I know it's about the Japanese occupation of Korea. Pero itong Chicago Typewriter, nakakatuwa siya in a way kasi it's a story of friendship first of all, and then, syempre, may love story. Pero, ayun, I would recommend it. Bakit ko siya na, ano, paano ko siya natuntun? Dahil kay Im So-jung. May pinanood ako na series niya, Search WWW. Tapos, ay ko, ay, ano pa ba itong mga dramas ni, ano, ni Im So-jung dito sa Netflix? So, to, lumabas yung Chicago Typewriter. And guys, grabe, sobrang na-invest ako emotionally doon sa tatlong magkakaibigan. Ayan, si Yu Ah-in, si Im So-jung, tsaka si Go Kyung-pyo. Kasi, meron dito, if gusto ninyo ng past stories about past life, yan, I would recommend it. Kasi ang ganda nung pagkakatahe ng present and past life nila. If you like about the Japanese occupation, yung mga ganong story about war, yung mga past na nangyari, ayan, pwede nyo siyang panoorin. And of course, love story. Pero hindi masyadong naka-emphasize dito yung ano. Pero grabe. Ang sino yung ano? Mm-hmm. Sino yung partner sa love story? Si or ano ba? Love triangle okay ba? More or less, doon sa past, love triangle siya. So, okay, love triangle siya na yung dalawang magkaibigan na lalaki, gusto nila pareho si Im So, yung karakter ni Im So-jung. Pero, syempre, may isang kailangang magbigay. So, yun yung nangyari. Tapos sa present, syempre, meron magkakatuluyan sa kanila. So, hindi ko masyadong ini-spoil para dun sa mga huwag na natin i-spoil manonood. Kasi sobrang gandang-ganda ko, pati sa kanta. Ang ganda din ng OST niya. Maganda yung character ni Yu Ah-in kasi writer siya noong past life niya. Tapos writer din siya sa present life niya. Mm-mm. Tapos, ang nakakatuwa, si Im So-jung na na-reincarnate dito sa present, fan siya ni Yu Ah-in. Nakakatawa lang nung kung paano siya naging fan girl, yung parang magkadugtong talaga yung ano, magkadugtong talaga yung fate nila. Tapos maganda rin yung character ni Go Kyung-pyo kasi alam niyo naman kung gaano kagwapo si Go Kyung-pyo ganyan. So nakakatuwa siya kasi alam mo yun kung paano siya mangulit kay Yu Ah-in as a friend. Ganon siya. Tapos kung gusto niyo yung kung paano nila pinaglaban yung Korea, ito yung medyo nakaka-touch na part dyan eh. Kasi, di ba, Japanese occupation sila. And they are freedom fighters. Nakalagay naman sa summary doon. Freedom fighters itong tatlong to. Pero secretly. So, syempre, Japanese occupation, ganyan. So, alam mo yun, ipapakita kung paano sila as three friends, ipinaglaban nila yung Korea from the Japanese occupation. And then, syempre, something happened in the past, so na-reincarnate sila into the present. Sobrang ganda niya, as in... Nako, gusto ko yan. Kasi ako naman, kung ikaw, iniiwasan mo yung mga medyo mabigat na stories about mga yung time ng Japanese invasion. Ako, gustong-gusto ko naman yung story na yon kasi ang daming touching stories. No? Oo, totoo. Parang kahit na
kahit na may affinity ako sa Japan, parang pag pinapanood ko, nung napanood ko yung Mr. Sunshine and other, yon yung The Last Princess ng ni ano si Son Ye-jin din ng bida. Oo, pag pinanood mo yan, parang talagang maiiyak ka sa nangyari doon, ang ginawa ng Japan sa Korea, no, nung time na yun. Totoo. Ayan. So, ipipila ko yan, Chicago Typewriter. sa dami. Hindi naman siya sobrang ano, it's a mix of matatawa ka, malulungkot ka, matatouch ka. Sobrang doon ako na ano, na matatouch ka talaga doon sa friendship ng tatlo. Tapos ang galing ni UAIN dito, grabe, kasi nag-search lagi ako ng mga discussion. Lagi naman magaling yun eh. Best actor yan eh. Oo, about ano, Chicago Typewriter. Tapos sabi nga nila, it was an underrated drama during that time. Parang, alam mo yun, hindi siya ganun sumikat ganyan. Pero when you watch it, parang ma-appreciate mo yung character niya. At nakakatawa kasi merong thread about UAIN's wig. Kasi naka-wig pa. Ah, naka-wig siya dun sa past life? Naka-wig siya dun sa past life. Inisip ko nga, sinod kaya muna nila yung past life nung mahaba buhok niya. Tapos yung present life, nagpagupit na lang siya para medyo semical yung... Semical siya. Oo, yung ano niya. Tapos may thread, tribute to you, Ain's wig. May ganun talaga. Kasi ang gwapo niya talaga nung naka-wig siya. Yun yung nangyari. Kaya, yun. Sobrang, ayan, for me, highly recommended. Panoorin nyo, guys. Mayan, may time pa kayo, guys, manood dahil since wala namang hospital playlist sa mga cosplay fans dyan. Pwede, pwede nyo ipila yung ano, Chicago Typewriter. Ayan. Mm-hmm. Thank you so much sa mga naka-join sa atin ngayong gabi. And for more usapang Hallyu, you might want to subscribe sa aming YouTube channel. Ayan, subscribe to our YouTube channel na wala si Ate Myla at hallyudrama.com. And then you can also visit, for more K-drama reviews, you can go to our website, hallyudrama.com. And you can also follow us on Twitter at hallyudrama and on our Instagram. So dun sa mga YouTube channel na when we post mga iba't ibang videos about our favorite K-drama actors, tapos naroon din itong mga previous episodes ng Usapang Hallyu. So yan, maraming salamat guys, maraming salamat sa panonood, sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aming Usapang Hallyu. Stay dry, ingat kayo from COVID, from the bagyo, and yon, keep safe and support our Filipino athletes, okay? Thank you, ingat! Bye-bye, Ate guys! Bye-bye! Bye-bye! Happy... Annyeong! Stay dry, stay safe!